Guys, magpapalipad tayo ng drone at idudrone ko itong or papaliparan ko itong neighborhood namin dito sa Zambales. Okay? Yeah, hopefully maganda ang pagkakuha kasi medyo yung settings ng drone napalitan ko. Kaya tinitesting ko ulit kung yung quality niya ay maganda. So, hali kayo at panoorin natin ang surroundings ng aming neighborhood dito sa Zambales. Yung neighborhood namin, yan ang makikita nyo, medyo dry yung mga rice fields kasi matagal na walang ulan. Tapos yung mga trees, mga puno ng kahoy ay medyo dry yung mga leaves niya kasi nga hindi na matagal na hindi na dumating ng ulan at alam naman natin na karamihan sa mga trees or sa mga kahoy dito sa atin ay umaasa lang sa ulan kaya yun matagal nang walang ulan kaya medyo dry yung mga dahon, mga leaves niya. Ito po yung surroundings namin, makikita natin yung mga farmlands. Pero walang mga tanim kasi nga tagtuyot ngayon. Hopefully by next month, April, magkakaroon na rin ng ulan para madiligan yung mga punong kahoy at bumalik yung dati nilang sigla at magiging green ulit yung mga dahon nila. Yan. Yan yung mga bundok dyan. We are surrounded by the mountains saka rice fields. Tahimik lang dito sa amin at makikita nyo yung mga buildings yan, yan mga farmlands. Pagka tag-ulan, green na green yung mga dahon ng mga kahoy at siyempre yung mga lupa ay maraming mga pagkain ng mga baka, mga kalabaw, kambing. Kasi usually kasi pag ganitong time medyo mahirap payat yung mga animals, mga hayop na umaasa lang sa damo ang kanilang kinakain. Yan po, tingnan nyo yung mga kon na yan, bangkag, dry na dry kasi nga po wala pang ulan. Yan, makikit natin dyan dito yan yung ginagawang Save More sa may kanto. Matagal ng construction yan, umabot na ata ng isang taon pero nasa concreting pa lang sila, wala pa rin bubong. Yan, kung makikita nyo yung building na yan, yan po ay hospital. Yan. Saka yung highway, yun ang national highway, makikita natin yung mga sasakyan na dumadaan. Yan po ang national highway dito sa Zambales. Yan, mga bubong, mga whites, nakikita nyo. Yan po mga bubong ng bahay. Pero tignan nyo yung mga ibang kahoy, medyo tuyot na. Brown na. Kasi nga po, wala pong ulan. Yan. Tahimik po dito sa amin. So far, walang mga nagagawang mga insidente. Tuwad ng nakawan at kung ano pang krimen na nangyayari, tahimik po. Malapit lang po ang beach dito sa amin, around 20 minutes, 30 minutes, nasa beach ka na. So, pero wala kami, ang bayan namin ay wala pong beach, sa mga karatig bayan lang. Yan po ay punong-puno ng beach resort. Yan, tignan nyo yung mga puno ng kahoy. Hindi maganda yung mga puno. Mga dahon ng mga puno. Medyo dry sila. Yan. Saka medyo marumi yung mga bubong ng bahay kasi nga po, hindi umuulan. Kaya naiipon yung mga alikabok dyan. Usually, pagka umuulan, ay nahuhugasan yung mga bubong ng bahay. Kaya ang kulay ay medyo brownish. Pero once na naulanan yan, makikit natin yung sigla ng mga dahon ng mga kahoy at saka kintab
ng mga bubong ng bahay. Ayan. Makikita niyo ako mamaya na nag-operate ng drone. Kasi nga po sa backyard namin, diyan ko in-operate yung drone. Matagal ko na ring hawak itong DJI 3 na ito. Kaya medyo gamay ko na yung pagpapalipad. Kaya lang kung minsan nalilito pa rin. Pero siyempre, pagkagamay mo na yung pinapalipad mo ay medyo madali na lang intindihin. Yan. O, yan. Paikot naman tayo mga ka-Jurtsar Vlogs. At ganun pa rin ang ating makikita, mga dry na dahon ng mga kahoy. Yan, mga farmlands. Na dry, talagang walang mga tanim. Usually kasi noong unang panahon, may irrigation dito. Pero hindi na binuhay noong pumutok yung Mount Pinatubo. Kaya umaasa lang yung mga farmers ng ulan para magtanim ng palay. Usually, ang produkto namin dito sa bayan namin ay singkamas number one. Dito ata yung singkamas capital of the Philippines, if not Zambales. Saka kamuti, yung baging. Tag-ani ngayon ng mga ng kamuti. Sari-saring variety. Mayroong ubi, mayroong dilaw, mayroong puti na kamuting baging. Marami po ang nag-order dito. Mayroong taga Manila, kung saan-saan lugar. Dito po sila umaangkat ng mga bagong aning mga kamuti. Andiyan ako, ino-operate ko yung drone. Medyo ina-assess ko pa kung gaano ang quality itong drone na ito, DJI 3. Yan, naka-STD siya ngayon. Yan o, tignan nyo yung nyug na yan, ang daming bunga. Actually, nagbalat ako kaya ng mga limang nyug at pinakayod ko na rin yung laman. Tapos, pinapiga para gawin natin virgin coconut oil. Kasi maganda po yan sa katawan, yung virgin coconut oil. Pwedeng gamitin sa balat, sa katawan, pampahid, parang lotion. Pwede rin gamitin sa buhok para makintab siya, hindi siya dry. Yan. Yan ako, nakaupo habang in-operate ko yung drone. Yan lang, gawain natin paminsan-minsan. Medyo may habit tayo na pagpapalipad ng drone, kaya pinapalipad ko kahit tanghaling tapat para makita lang yung quality ng video ng drone na ito. Ano? Oh, pinalipad ko ulit pabalik sa taas. Tingnan natin ulit. Kaya nagsisingsing na ganyan kasi pinabalik-balik ko yung drone. Yon, balik ulit sa itaas mga kababayan. Kailangan pag may drone ka kasi kailangan medyo hinay-hinay lang yung pag-ikot ng button niya kasi may button yon. Kailangan alam mo yung direction kung paabanti siya, patras, left or right. Kailangan intindi mo muna yung manual ng drone bago ka magpalipad or else magkra-crash siya. At alam nyo naman, madaling masira, sensitive yan. Lalo na pag nag-crash yung propeller niya, madaling humiwalay sa katawan. Kaya dapat ay ingat lang sa pagpapalipad, lalo na pagbaguhan. Pero maganda po yan sa pagkuha ng video, mga kababayan. Napaganda. Yan, ilang beaches na ang pinaliparan ko ng drone at happy naman sila sa quality ng video na aking kinunan. So, yan, medyo maganda na yung quality kasi na-adjust ko. Tinitignan ko yung kung saan ang magandang quality talaga. Ayan o, medyo niwanag. Kung isang madilim kasi nag-adjust ako, na-adjust ko yung picture niya. Yan, medyo dumilim ng konti. Yan, mas madilim. Yan, medyo niwanag kasi nga may picture siya na pwede mong i-adjust yung quality ng video.
Yan at kinukuha ko yung magandang quality talaga para maayos ko ulit at marami akong naka-line up na napapaliparan ng drone para may advertise yung mga for sale na lupa at properties nila. Ano, balik ka naman tayo sa taas mga kababayan. And papaliparin naman natin, nasa 10 minutes na pala tayo na nagpapalipad. Yun pa rin ang views, kaya lang alam nyo na pagkat nitisting mo yung gamit mo, kailangan medyo tumagal sa itaas. Sometimes nga mayroon pang mga ibon na humahabol doon sa drone, yung mga uwak, hinahabol na, akala nila ibon din.